March, and today I will be showing you a short video clip of my TV casting with Mr. Chinkitan and Ms. Christine Dabao. So I already made a vlog before the start of the interview, during and after. So today you will know more about me and Tisa at Pisara. So I hope you will enjoy watching. Thank you and God bless. Bye bye. Hi guys, good morning. Teacher March to at ngayong araw, meron tayong interview kay Mr. Chinkitan. So, pag-visit ko lang, 9 o'clock yung schedule ko today, pero kailangan ko nang mag-prepare. Ready ko na ako, tapos mag-ayos, tapos sabi ko. So, samahan niyo ako. Oh, ayan. So, tapos na akong maligipo. Nakapag-breakfast na ako. Punta na ako sa office at mag-makeup na ako. Ayan, so papakita ko sa inyo yung maliit kong opisina. Wait lang. Ayan, nakikita nyo agad yung sulat ng anak ko sa wall. So ito, hindi pa siya na-fix talaga. Yan yung background ko. Then, ito yung upuan ko. So wala pa akong rotating chair na bongga. So ayan, simple lang ang setup ko. And then, ayan, mga makalat na gamit sa pinit. So there. Mamaya siya nakuupo para sa interview ko with Mr. Chinkitan. So there, welcome back. So ngayon naman, magme-makeup na ako. I need to prepare para sa interview ko later. So nandito na yung mga makeup ko beside me. So wala pa ako talagang like magandang set up for my makeup. Pero at least naman nakakapag-makeup ako at complete naman ako. So ayan, so pa-vlog ko na! Ito na yung final look. Hi guys! So, ngayon po, naka-standby na ako. Nandito na po ako sa backstage nila. So, I'm gonna show you po ano po yung gagamitin namin. Parang app or application, I'm not sure. So, they call it StreamYard. So, ito po. Ayan yung StreamYard. So, ito, naka-unmute ako. There, ito yung cam ko. And then, kanina, nag-test na kami, nag-audio test na kami, nag-video test na kami kung may problema para at least ma-address namin agad. So, hopefully, maging okay ang aking interview later. Thank you! Alamin po natin ang kwento po ni Teacher Marjorie Lahora mula sa Juan, San Jose del Monte, Bulacan. Good morning! Good morning po! Hi po! Magandang umaga! Kamusta po kayo? Po, teacher na teacher si Teacher Marjorie, no? Yes po! Yes! Yung background! Yung background! Magandang umaga! Oh. Tapos yun nga, wow. Pandemic happened. Yes pandemic po, noong March. Oh. Tapos maraming schools, no? Nagsara o naligi. Dahil wala po mapasok na estudyante, wala nag-e-enroll. Naintindihan natin, walang pang-enroll yung mga magulang, iba naman safety concerns. Pero ito ka na, Tisa, no? Nasa likod mo, Tisa at Pisara. Yes po. Yan. Na-establish mo na yan. Yes po, ma'am. So, dalawa po kami ng husband ko. Sa ngayon po, meron na po kaming 6 teachers, pang 7 po ako. And then, may 25 students na po kami and we are very happy po na talagang, ayan. So, ang daming nag-support po. Yung iba po naming clients from my previous work at yung iba na po is outside. So, since nagpo-promote po kami through our Facebook page, so, mas dumami po yung mga inquiries namin. And hopefully po, after this interview, is mas dumami. Nadami pa po. Yun. Nadami pa yan. Huwag ka mag-alala dahil marami yung naghahanap ng mga online tutorials. Yes, ma'am. Ano bang grade? Anong sakop yung grade? Any grade ba to? O grade school lang? Preschool lang? Ma'am, ang pinaka-youngest po namin is 4 years old. So, yung iba po magsa-start ng kindergarten. And then, pwede po kami until grade 10 po. Wow, kasi po may mga school. Yes po. May mga teachers po kami for elementary, meron din po for high school and then meron for early childhood po. Chinky, may tanong ka. Sige, ano po yung mga struggle, 'di ba? Syempre ang ginagawa niyo online tutoring na right now, 'di ba? Yes po, sir. Ano yung mga struggles nung kayo ay nag-uumpisa?
First po, syempre ang hirap mag-come up with the modules po, kung ano po yung ituturo namin for the kids. But of course po, since we are educators naman, we tried our very best para makapag-come up with the programs na pwede namin i-offer sa mga bata. And then, some struggles din po is yung at first, nahirapan po kami maghanap ng teachers. Ayan, so, and then yung pagpo-promote po talagang, yung first step po talaga yung pinakamahirap sa lahat. But then, nandun na po kami, naka-step on na kami sa first step, parang we got used to it na po, and then we keep on praying naman of course para mag-continue po mag-bloom yung ano po namin, business po namin. So ilan na yung students nyo ngayon, teacher? Na? 25 po, sir. Yes po. 25? Wow. So ano naman long-term plan mo para sa Tisa sa at Pisara? Okay po, so yes po, sir. So siguro after po ng pandemic, sana po mag-end na to. Praying po kami that we will have a physical center po. No, parang school po, for preschool po muna siguro. And then eventually po, yun, sana po talaga magkaroon kami ng sarili naming school. We're still young naman po and we never stop dreaming po. Yeah, maganda yan. May tanong ako, Teacher Marge, dun sa yes, mga nanonood sa atin ngayon na nawala ng trabaho, pero gustong magturo, do you accept applications for teachers na meron din specified ano, field sila ng subject na gusto nilang magkaroon din ng ganyang earnings? Yes, ma'am. Opo, Tisa at Pisara naman po. Especially, ma'am, pang nadadagdagan po palagi kami ng mga tutees na mga bata. Lagi po kami naghahanap ng mga teachers. Pero po may process po kasi. So, una po, mag-i-interview muna. Submit ng resume, interview, and then demo. So, kapag okay naman po sa lahat ng stages na yon, then we will try to consider the teacher po. So, paano sila mag-a-apply? May email ka ba? Tama, paano sila mag-a-apply? Yes po, we have our Facebook page po, www.facebook.com/TisaatPisara. They may also send us our, in our Gmail account po, tisaatpisara@gmail.com. Or pwede po nila kaming i-message to through 0932-781-6348. Yun po. Ito nga, tanungin ko nga kayo, mga kabudgetarian dyan, mga mabu. Ito na quiz. Naintindihan nyo ba? Ano yung ibig sabihin ng Tisa at Pisara? Ayun. Ano yung ibig sabihin ng Tisa? Oh, Mamu, ikaw, ano yung ibig sabihin ng Tisa? Type in the comments below ba? Hindi na. Eh, pinapakamingin na naman pride. Siyempre, chalk at saka blackboard. Ah, galing naman. Wow, bigay mo yun. Pilipino. Kaya-kaya ko yan. Uy, alam mo. Hindi alam na karamihan. Hindi alam na karamihan yun. Nausap ni Sara. Oh, I must agree with you. Iba na yung generation ngayon. Mamaya nga tatanungin ko yung dalawang anak ko. Alam mo ba kung ano yung, alam nyo ba guys, kung ano yung Tisa at Pisara? Titingnan ko lang kung anong sagot. Ini-video ko yun. Sure, papatag po kami. Pero alam mo, anong ako ha, kilala ko yung Tisa. Oh, lalo kasi, na Tisa. Kasi nagbibilyar ako eh. Nagbibilyar ako at Tisa. Oh, di ba? Oh, ito na. Ito naman. Paano nyo minamarket ngayon tong ano nyo? Paano nyo minamarket at para malaman ng tao that you're offering online tutoring? Paano? Okay po. Yes. Siyempre po, through our Facebook page po. Hmm. Tapos, meron po kaming ka-tie-up ngayon na vlogger. So, nilabas na po niya yung video niya about her child po na having our having tutorial po in our tutorial service po. Tapos, next po, after this TV guesting po, meron po akong radio guesting din po by October 30. Wow! Mag-promote ka na, Teacher Marge, para sa... Kasi may mga ano yan, I'm sure, ang target market niya yung mga busy moms na hindi yes, alam pa paano magturo. Diba? Yes po. So, mga busy moms, sa saka gusto nyo mga noon, 2,000 pesos lang pala, depende sa mga modules na kukunin nyo. Kontakin nyo na Tisa at Pisara, paano kayo makukontak? Okay, ayan po. Maraming salamat po ulit, Sir Chinkitan and Miss Dean. Sa lahat po ng parents ngayon na nahihirapang mag-assist ng kanilang mga kids, sa mga working moms, sa mga gusto ng tulong with regards to their child's academic performance. So, pwede niyo pong i-message ang Tisa at Pisara. So, ang aming
Facebook page po ay www.facebook.com/tisa at pisara. So madali lang po siyang mahanap. Pwede niyo rin po kaming i-text through 09327816348. So ayan, meron din po pala kaming YouTube channel, Tisa at Pisara po siya. So gumagawa po kami ng mga video lessons para sa mga bata. So para po dun sa mga parents na nahihirapang mag-explain ng mga topics, meron po tayo niyan sa ating YouTube channel. Ayun po. Ulitin natin yung cellphone number 09327816348. Text. Yes po. Thank you so much po. Thank you to Teacher Marjorie. And before we let you go, dahil ikaw ay isang teacher, please impart naman something, a lesson for today. Diba? Para after matapos ang mag-budget tayo, ay meron silang natutunan mula sa'yo, Teacher Marjorie. What is the lesson for today? Or lesson for talaga topics po, hindi po. So dun po ako sa bilang isang teacher po, so napakahirap po talaga ng posisyon nating mga guro ngayon, pero lagi niyo pong tatandaan, ginagawa po natin to para sa mga bata, no? Yung love po, yung passion po natin, wag po sanang mawawala. Yun lang po. Maraming salamat, Teacher Marge. Hi guys! Ayan, tapos na yung interview ko. I'm so happy. At sana maraming mag-inquire sa Tisa at Pisara. So ngayon, since tapos ang aking interview, follow me! Baby time naman! Aww, say hi to my baby!